Dahil sa taas ng lugar, natural na malamig ang klima sa bayan ng Luisiana. Kaya tinatawag din itong Little Baguio of Laguna. Usually, mga 6 a.m., sobrang fog po dito, kaya po sobrang lamig. Kahit po summer, nai-enjoy ng mga guests namin dito kasi nga po yung mga reaction nila is sobrang mahangin pa rin kahit sobrang init at tirik na tirik yung araw sa tanghali. Actually, 400 meters above sea level. So, I get it why, I guess, neighboring towns like Pagsanhan, which is nasa baba, or Santa Cruz, nandun rin sa baba, or yung Lumban. Pwede rin silang pumunta dito para magpalamig. Kung nalalayuan ka sa Baguio at ayaw mong from south to north, then why not visit Luisiana? Isa pang dinarayo rito ay ang kanilang mga pagkain. Talagang pinupuntahan po itong aming restaurant dahil abot kaya yung mga pagkain namin, which is nagre-range siya 200 to 300 pesos. And it is also good for 5 to 8 persons na po. So, ang specialty namin dito ay ang ginataang kalabaw na binabalik-balikan ng ating mga customer dahil sobrang lambot nito. Ito ba ay sobrang lambot dahil sobrang tagal namin itong nilalabog. Yung labog po dito is matagal na pinapakuluan. Kaya yung pagluluto po nito ay hindi basta-basta. Siyempre, nandito tayo not just to shoot IG-worthy shots and post them on social media, but of course, to taste their food. Actually, pumunta tayo dito sa restaurant na to para dito sa dish na to. I mean, you guys know, whenever I say anything gata is just delicious. Mapa appetizer, main entree, dessert, basta gata, napakasarap. Kung ang karne ay kalabaw beef. Well, nakatikim naman tayo ng kalabaw. Ang kalabaw, very lean. Uy, pero malambot. Nice. Love it. Love it. Yummy. Yummy. I gotta say, ito ating pinaka malambot na carabao beef na natikman ko. I have to say. Plus, gata. Uy! Not a bad combination. Very good. I like carabi. Yummy. Nice and done. Pandan number one din ang sigaw ng pandesal queen na si Queen. Dahil mula nang simulan niya ang kanyang small business noong 2020, pandan packaging na ang ginagamit sa mga itinitinda niyang ubi cheese pandesal. At naikwento rin sa akin ng aking mother-in-law, si Nanay Lenny, na nung mga bata pa sila, ang pagpapandan talaga yung pinagkakakitaan nila. Dahil sa pakulong packaging, mas naiinganyo raw bumili ang kanyang mga suki at bagong customers. Bukod sa pagtulong ni Queen sa mga magpapandan ng Luisiana, dumami pa ang natulungan niya dahil sa kanilang bagong produktong Cheesy Salted Egg Pandesal. Dahil nagkaroon nga ng increase dun sa production, ay parang bumaba yung presyo ng itlog na maalat, may mga hindi na bebenta, so why not gamitin namin ito para makatulong man din kami dun sa mga nagnenegosyo ng mga itlog na pula. Tsaka sa mga mag-iitik na din. Available din sa Maria's Kitchen ang iba't ibang variety ng cheesecake, banana loaf at carrot loaf. Sakto naman sa malamig na panahon at mainit na pandesal, ang hot choco ni Chang. Isa na rito sa mga produktong tatak Luisiana na dapat yung matikman o iuwing pasalubong kung galing kayo rito.